Ito na nga po, ito pong si Nino Barsaga na alam po natin, sagradong Duterte po ito sa loob ng napakahabang panahon at talagang nakipagbalitaktakan po ito kung kani-kaninong mga politiko at mga maimpluwensyang tao para lamang ipagtanggol ang mga Duterte. Yet, syempre, kung ano ang tama at dapat, dapat naman doon tayo, no? Kaya ngayon, nagtatanong po siya dito kay Congressman Paulo Duterte, ano po ang ginawa ninyo sa budget ninyo na bilyon-bilyon diyan po sa City of Davao First District. Pero para bigyan ko po kayo ng background kung bakit po may issue na ganito, ganito kasi ang nangyari. Si Paulo Duterte, tahimik lamang po ito eh, particular sa confidential funds, hindi po ito nagsasalita. Pero nitong bagong taon, hindi po siya nakapagpigil sa pagsasalita laban sa People's Initiative. Kasi ang sabi niya, eh, namimili daw po ng pirma ang mga nagsusulong ng People's Initiative at tinawag niya pa ito ng mga Panginoon o gusto lamang mag-perpetuate ng kanilang kapangyarihan sa kasalukuyan. At sinasabi niya pa doon sa kanyang post na ang City of Davao daw ay tinapyasan ng pondo. Pero wala po yung katotohanan ayon po kay Congressman Elizalde ko kasi nasa 1 bilyong mahigit pa rin po ang pondo para po sa legislative na pinamumunuan, district na pinamumunuan po nitong si Congressman Paulo Duterte. Ngunit syempre, dahil nga po nasanay siya for a couple of years or 3 years, eh 51 billion pesos, kaya parang nagulat siya na from 51 billion pesos ay maibababa na lamang po ito sa 1 billion pesos. Ngayon, baka sabihin ninyo, sinisiraan ko itong si Paulo Duterte. Panoorin po natin ang pagtatanong ng ilang mga reporter dito po kay Elizalde ko hinggil po diyan sa issue na yan na talagang hinahunt ngayon itong si Paulo Duterte yet nananatiling tahimik at hindi po nagsasalita kapag ka ang pondo na niya ang pinag-uusapan. Even ang mga DDS ngayon, yung mga supporter po nila, mga DD sheets kasama na dyan, hindi na nila mapakalat ngayon yung hashtag nila na hindi mo pera yan, na ilabas ang resibo kasi tatamaan na mismo ang Duterte. O, pakinggan po ninyo ha, ang katanungan at mga kasagutan dito ni Congressman ko. Paikling issue, nakakatanggap po kami ng nababasa ko sa iba't ibang group chat. Itong at sinusubukan nga sana naming kontakin si Congressman Paulo Duterte na siya'y nakakuha ng 51 billion pesos sa huling 3 taon ng termino ng kanyang tatay as president. Totoo ba yun yung kumakalat na sa mga group chat na yun, Kong Zaldi? Well, sa totoo lang, nakakagulat to. Nakakaano kasi di adin, nagsalita po siya na 500 million lang daw ang pondo niya. So, naririnig ko po yan na ugong-ugong ngayon sa ating sa coffee to, sa na nagkaroon siya ng pondo 51 billion. Sa bagay, nung panahon po namin na 18 Congress, naririnig ko na po yan na napakalaki yung pondo ang nai-release sa South, sa Mindanao, especially sa Davao and the nearby regions. Mm-hmm. So, ang tawag ho nga yan, yan po ang Holy Land. Mm-hmm. Kaya wala ko naman ho pong makapag-question sa Kongreso na ganun po. Marami po nagre-reklamo katulad po ni Congressman Army Tevez. Mm-hmm. Masyadong nagre-reklamo kasi sa every congressman, no, usually ang average is 500 to 1 billion. Mm-hmm. So pag 2 billion, 3 billion ka or 4 billion, medyo ano ka na ho niyan, sacred cow ka na ho niyan. Mm-hmm. Pero linawin lang natin ha, hindi na po kongresista si Army Tevez. Sa kasaysayan po ng Kongreso, kauna-unahan po itong si Army Tevez na napatalsik bilang kongresista. Kaya sa kasalukuyan, hindi na po kongresista. Actually, bakante po ang legislative district na dating pinamunuan ni Army Tevez at hindi na po nangyaring magkaroon po ng halalan dyan dahil kakulangan na po ng budget at panahon. At ang caretaker na lamang po dyan, syempre, ang ating speaker na si Martin Romualdez. Nililinaw lamang po natin kasi binanggit dito nitong si Congressman Elizalde ko
na nagrereklamo ito pong si Congressman Tebes. Noong mga panahong kasing iyon, from 2020 hanggang 2022, syempre, congressman pa that time, ito pong si Tebes. Eh, perhaps, kaya po binanggit lamang na congressman nito pong si Elizalde ko, si Tebes, ay bilang pagrespeto rin dahil kahit paano, nagkasama po sila sa 18th Congress. Ang balita ko dyan sa 51 billion is in 3 years, that's so much. Masyado po yung gluttonous na. Kaya kung naging 500 million lang ho ang pahon niya, which I think hindi ho totoo, nung nagreklamo siya, sinili ko po, it's 1 billion po ang umabot sa distrito niya. Pero itong 51 billion, pinapahanap ko na po to, mukhang... Kaya wala pong katotohanan niya yung reklamo po nitong si Congressman Paulo Duterte, na kasi sabi niya po dito sa pagtutol niya sa People's Initiative at isiningit niya po yung budget ng kanyang distrito, quote and quote, ha, "I also would like to inform all Dabawenos, most especially in my district, that the House leadership has taken out of 2 billion pesos from your NEP budget for the district and left only a measly 500 million pesos for Dabawenos this year." Hindi po totoo yan. Dahil ang katunayan, nasa 1 billion point something ang pondo para po sa first district ng City of Davao. Patuloy po nating pakinggan ang pahayag po dito nito pong si Congressman Elizalde ko. Wala po ako kung hawak na dokumento, pero ang narinig ko po, kinoconfirm mo sa akin na mukhang 99% is 51 billion is totoo po yan. Ito nga daw ho, dahil doon sa noong 2020 ay meron ang first district ng Davao kay Congressman Duterte na 13.7 billion. Sa 2021, 25 billion plus. At sa 2022 ay 13 billion plus. Ayun na nga, nasa 51 billion nga in total in 3 years ito. So, na-check nyo na ito sa DBM o DPWH, Kong Zaldi? Opo, actually, nung kumakalat po yung dokumentong yan, tumawag po tayo and na-verify natin. And kino-confirm. Wala lang ako makuha ng dokumento sa DPWH, pero kinonfirmed na po yan sa akin ng DPWH na totoo nga daw po yan ang dokumento. And yung sa DBM naman, I think they're going to issue formal na. And totoo rin daw po. And gusto ko lang sana magkaroon ng formal na dokumento. Opo. Just to make sure na itong ano. Pero on the phone, they confirm na nagulat din po ano, na masyadong malaki, very historical itong sobrang paglobo ng pondo sa first district ng Davao City. Bakit nangyari yan? Anak kasi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi nga nitong si Ko, sacred cow sila. Nasa Holy Land. Hindi pa pwedeng tanungin. Otherwise, kapag ka tinanong mo siguro nung mga panahong iyan, eh yung legislative district mo naman ang malalagay sa alanganin. Dahil either aalisan ka ng pondo o tatapisan ka talaga ng napakalaking pondo. Tapos sasabihin ng mga Duterte, prioridad nila ang kapakanan ng lahat ng mga Pilipino. Eh, kitang-kita niyo yung favoritism dito. Ha? Particular sa Davao. Ngunit ang pinaka nakalulungkot, ayon nga sa katanungan dito mamaya nitong si Nino Barsaga, eh bakit parang wala namang pinatunguhan yung mga proyekto o yung pondo na yan para sa mga sinasabing proyekto dyan sa Davao? Nakikita niyo nga dyan sa itong lista, almost lahat po yan na Mindanao. Kaya nagtaka ho talaga ako na sana dapat wala na hong baha sa Davao City. Eh, kung nagamit po yun ng tamang naiplano. Naiplano po ng todo sa Davao City ang itong mga pondong to. Opo. Kong Zaldi, marami pong salamat. Okay, ayun. Siguro, pinakamagandang halimbawa ngayon ang pagiging Pilipino. O, hindi ko pinupuri itong si Nino Barsaga. Pero kasi alam naman natin na talagang diehard Duterte supporter po ito.
na pagkakasuhan po ito dahil sa pagtatanggol sa mga Duterte. Yet, tama ang ginagawa niya ngayon, ha? Nagtatanong siya sa isang mismong Duterte. Si Paolo Duterte, ang kongresista ng 1st District of City of Davao. Pakinggan po natin ang mga katanungan dito nitong si Nino Barsaga. Ako, Congressman Paolo Duterte, simple po ang tanong ko sa iyo, boss. Una, hindi ako nagkakamali nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kung saan siya ang iyong ama. Ikaw ang may pinakamalaking pondo sa mga congressman. Ang tanong ko po ay ganito, congressman. Saan napunta ang pondo? Saan napunta ang pondo? Katanungan ng isang Duterte supporter, Congressman Paolo Duterte, at isama nyo na rin po kaming taong bayan. Nagtatanong po kami kasi hindi po yan pera lamang ng mga Dabawenyos. Hindi po yan galing sa buwis ng mga taga Dabaw. Yan po ay galing sa pera ng national ng ating pambansang kaban ng bayan. Ano? At lahat po ng mga Pilipino merong contribution diyan. Kaya kinakailangan po namin ngayon ng paliwanag mula sa inyo. Bakit ganun kalaki ang naging pondo ninyo at saan nyo po dinala ang pondo na yan? Nagpatayo ba kayo ng mga infrastruktura, proyekto para sa mga taga Davao? Sana nakikita po yan ng mga taga City of Davao sa kasalukuyan. Tuloy natin ang pakikinig dito, mga tol. Napunta sa iyo para sa mga kababayan mo, para sa mga kadistrito mo, saan po napunta? Pwede po bang paki-explain, Congressman Paolo Duterte? Yun ang gusto namin malaman. Saan napunta ang nakuhang umaabot di umano ng 30 billion dagdag budget noong 2020 hanggang 2023? At ang nakakapagtaka dito, mga kaibigan, ang Davao City ay lubog sa baha. Kung ano-anong sakuna, mayroon mga landslide. Saan napunta? Ang gusto namin malaman dito, ako bilang isang taxpayer, bilang isang simpleng mamamayang Pilipino, Congressman Paolo, ipaliwanag mo ng mabuti yung isa-isa. Yung isa-isa, hindi yung magpapaliwanag ka, nagginagantihan ka. No! Isang na bullshit kung ganyan ang sasabihin mo. Ang gusto ko nung marinig bilang isang simpleng mamamayan, nadinig niyo po yon, Congressman Paolo Duterte? Yung pagsasabi niyo daw po ng reklamo-reklamo, partikular sa pagbabawas ng pondo sa inyo, ay bullshit. Mula po sa isang Duterte supporter. Ha? O, kahit paano, nahangaan natin ngayon itong si Nino Barsaga kasi meron siyang tapang bilang Duterte supporter na tanungin ang mga Duterte. Hindi katulad ng mga ibang DD sheets dyan. At yung ibang BDS vlogger na talagang hanggang ngayon, nagbibingi-bingihan na lamang. Sila po yung nagpapakalat ng hindi mo pera yan. Sila yung nagpapakalat ng ilabas ang resibo. Pero ngayon, bigla po silang nagsipagtahimik. Kasi Duterte na mismo ang involved. So, salamat sa iyo, Nino Barsaga. Kahit ikaw ay isang Duterte supporter, meron kang guts para tanungin ang isang Paolo Duterte kung saan napunta ang pondo ng bayan. Dito napunta ang pera, dito napunta ang kusing, dito napunta sa mga proyekto. Ilabas ang resibo. Ika na, parang si Mayor Isko Moreno. Ilabas lahat ang resibo. Oh, Sas Rogando Sasot, Maharlika, Banat Bay, Badong Aratiles, Gagong Lipunan, at kung sino-sino pa dyan ang mga DDS vlogger. Oh, kami naman ngayon ang magtatanong. Ilabas ang resibo. Saan napunta ang budget? Kasi kayo, yung inyong pagtatanong sa House of Representatives na 2 billion pesos na hindi daw nagastos, eh wala pa naman pong natatapos na Commission on Audit Report. Kaya lahat yan, sapantahan nyo pa lamang. Ito, tapos na ito. 2020 to 2022. Saan napunta, Congressman Paolo Duterte, ang budget? Nilagak nyo po ba yan sa DPWH para magpatayo ng mga infrastruktura dyan po sa inyong lugar? Pero meron po ba? Nasaan? Kayong mga taga City of Davao, wag na po kayong magbulag-bulagan, ha?
Tingnan po ninyo ang paligid ninyo kung meron pong mga proyekto. Kasi kung walang proyekto, aba, ang laki po ng binulsa kung sakasakali. Kung hindi naman binulsa, saan napunta? Kaya nga nagtatanong kami, Congressman Paulo Duterte, ano ba ang nangyari sa budget? Nabulsa ba ito? Hindi ko sinasabing kayong nagbulsa kasi pwedeng ibang tao. Pero mas maganda kung maipapaliwanag ninyo katulad nung sinasabi dito nitong si Ninyo Barsada. At ang project niya sa Quezon, Manila, nung siya ang mayor, may resibo. May ipinapakita siya. Ito ang pondo, ito ang nilaanan namin, at nakikita namin in Metro Manila. Pag dumadayo ako ng Metro Manila, nakita ko yung mga ginawa ni Mayor Isko Moreno. Sana ganun din ang gawin mo, Congressman Pulong Duterte. Ipakita mo saan napunta ang bilyon budget mo. Dahil napansin nyo ba mga tol, parang tumahimik ang mga DD sheets ngayon sa MO, hindi mo pera yan, sa kailabas ang resibo. Ano, nung pumutok ang balita na ito, hindi sila makapag-hashtag ngayon ng hindi mo pera yan. Nagsiship sila ngayon pabalik doon sa lumang tugtugin na pulboron video. O kaya, kahit pakalatin nila yan ng walang katotohanan naman ng pulboron video, eto naman tayo. Kapag may mga bagong impormasyon o pagtatanong kay Congressman Paulo Duterte, sige, susugan natin at itanong natin kay Congressman Paulo Duterte, katulad nitong pagtatanong ni Ninyo Barsaga. Nakakapagtaka. Galit si Pangulong Duterte sa katiwalian, galit si Pangulong Duterte sa korupsyon, at ikaw ay bilang anak, hindi ko sinasabing korup ka. Kasi nakakapagtaka, bakit nagkaganon ang Davao? Maingat pa nga sa pagsasalita sa inyo si Ninyo Barsaga rito eh. Kasi syempre, may respeto siya sa mga Duterte. Pero kung ibang politiko siguro ang involved dito, baka pinagmumura na nitong si Ninyo Barsaga. O ganun pa man, nire-respeto pa rin kayo ni Ninyo Barsaga. Kaya sana bilang dating supporter o supporter ninyo, sagutin nyo po ito si Ninyo Barsaga, Congressman Paulo Duterte. Bakit binabaha? Lumalabas siya sa mga national news. Pag ganun, ang sama atang mag-usip ang hindi maganda. May pinakamalaking pondo ibinuhos sa Davao City nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero bakit bilang walang asenso ang nasabing lungsod? Lubog sa tubig, baha ang ilang lugar sa Davao City nitong nagdaang mga araw. Saan kaya dinala ni Congressman Paulo Pulong Duterte ang bilyon-bilyon na flood control fund nga from 2020 to 2023. Wala pa rin na ipakikitang resibo kung saan ginasta ng batang Duterte ang pondo para sa Davao City. Ngayon, nakita natin kung anong nangyari sa Davao City nitong mga nakalipas na araw at nakalipas na linggo. Sobrang kawawa ang nangyayari sa mga kababayan natin dyan sa lungsod ng Davao City. Na kung saan na ipakita natin at malinaw na may malaking pondo nung panahon ni dating Pangulong Duterte ang congressman at kasalukuyang congressman na si Congressman Paulo Pulong Duterte. Ang gusto lang namin malaman dito, hindi ito sa pagiging anti-Duterte, hindi ito dahil sa pagiging pro-Duterte. Ang gusto namin, Congressman Paulo Duterte, yung malinaw na kasagutan. Huwag natin isipin na ikaw ay ginagantihan ng administrasyon, ikaw ay ginagantihan ng Kongreso. Wala kaming pakialam kung anong awayan nyo ng kasalukuyang liderato ng House of Representatives na si House Speaker Martin Romualdez. Wala kaming pakialam dyan, Congressman Paulo. Ang pakialam namin at pakialam na ko bilang simpleng mamamayan, saan napunta ang pera na nailaan sa distrito mo? Saan napunta? Katanungan ni Ninyo Barsaga, Congressman Paulo Duterte. Napakalaking halaga po kasi talaga niyan. 51 billion pesos. Parang ang hirap isipin na 250 plus ang legislative district sa buong bansa. Tapos napaka-importante ba talaga ng
first district ng City of Davao kumpara sa ibang mga distrito sa buong bansa para paglagakan kayo ng multiple 100% increase sa inyong pondo. Kawawa naman yung ibang mga legislative district. Tapos ang pinakamasakla pa dyan, pinalabas ng mga bloggers at public information officer nila sa ilalim ng Duterte administrations na unahin ang ibang mga lugar. Iprioridad ninyo ang Bicol Region, ang Visayas at iba pang mga lugar sa Luzon. Huwag nyo nang isipin itong Davao. Ang mahalaga, maging maayos ang buong Pilipinas. Nak ng teteng, lahat pala yun, publicity lamang. Kasi dito natin napatunayan na hindi pala ganun ang sitwasyon. Ang sitwasyon pala, kunyari, priority ang ibang lugar, pero yung Holy Land ang number one sa lahat. Tapos bawal pang tanungin kasi secret kau nga, isa ito po si Congressman Paulo Duterte. Ayon kay Congressman Elizalde ko. Kaya muli kaming magtatanong, patuloy po itong katanungan na ito hanggat hindi po kayo nagsasalita, Congressman Paulo Duterte. Kasi kayo naman po yung nag-open iga nga ng Pandora Box. Kung hindi nyo po in-open ang budget, hindi naman po mahahalungkat ito sa inyo eh. Ang mahirap kasi sa mga Duterte, pati itong mga Duterte supporters, ang lalakas ng loob nyong magtanong sa iba. Tapos pagka merong bahong lumabas, ipagpipilitan nyo pa rin yung pagtatanong ninyo na wala namang pinaghuhugutan na katotohanan. Yung sinasabi ng ilang mga DD sheets na travel expenses ng House of Representatives, na-explain na yan eh, ng mismong Commission on Audit. Ha? In fact, sinasabi nga po ng House Committee Report o ng Secretary General dyan po sa House of Representatives at publicly available naman ang records na yan, pwede nyong i-scrutinize yan kung gusto ninyong tingnan talaga. Ang travel expenses lang ng House of Representatives for 2023, total of more or less 35 million pesos. At kung sinasabi ninyo na merong 2 billion pesos na budget dyan at hindi ito nagasta, maghintay kayo. January 20 pa lamang ngayon. Tingnan nyo sa Commission on Audit Report kung saan napunta. Kung ito ba ay nabalik sa National Treasury, at kung hindi nabalik, saan ito napunta? Lahat yan, makikita ninyo, mga second quarter or third quarter of this year kapag ka natapos na po ng Commission on Audit ang kanilang report. Pero ito, malinaw ito, meron na itong report. At yun ang hinahalungkat ngayon ni Congressman Elizalde ko. Saan napunta ang 51 billion pesos from 2020 to 2022 na budget sa First District of City of Davao? Again, sa mga taga Davao, tingnan po ninyo ang paligid ninyo. May mga flood control projects ba dyan? May mga tulay ba dyan? May mga kalsada ba dyan na maayos? May mga infrastruktura ba na pwedeng gamitin ng publiko? Kasi napakalaking halaga po ng 51 billion pesos. Kung i-estima po natin yan sa pang-araw-araw na pag-spend, e abot po yan sa 44 million pesos or 47. Ito, Congressman Paulo Duterte's budget for 3 years is 51 billion. 17 billion pesos per year, 1.417 billion per month, and or 47.222 million per day. Napakalaking halaga po niyan, Congressman Paulo Duterte. Isang katanungan na deserve ng publiko ng inyong kasagutan. Hindi po pera lamang yan ang taga City of Davao. Ang mga nagbabayad ng buwis dyan sa Davao, okay lang naman kung dyan yung gagamitin eh. Pero pera po ito ng taong bayan sa pangkalahatan. Yung National Treasury, ang original kasi na sa ating pagkakaalam dito na impormasyon ay nasa regular budget lamang, more or less 1 to 2 billion pesos per year ang proposed ng Malacanang during that time. Pero in-insert nitong si Congressman Paulo Duterte ang halagang additional billions of pesos. Pero walang makapagtanong kasi sabi nga ni Congressman Elizalde ko,
Sacred Cow. Ito pong si Paolo Duterte. At saka, yan ay para sa Holy Land. Bawal magtanong. No? Galing ano? Ang galing ng pamumuno ng mga Duterte. Tapos gustong-gusto ninyo? Mag-isip-isip kayo, mga DDS, mga DD shits, ha? Tingnan ninyo yung ginawa ng inyong sinusuportahan, kung fair ba para sa bawat Pilipino. Maraming maraming salamat sa inyo, mga tol.